experience mo. Hindi, like, kung how your day goes, di ba? Parang, sinusulat mo lang siya. I'm feeling, ito, happy today, and I hope. Ngayon lang, sinusulat mo siya. Kasi parang, yun yung outlet ko, para ma-express ko yun. Pagka parang, kung wala kang masabihan, na ibang tao. Ganda yun, ah. Oo. Na pa-practice din yung, ano, yung pagsulat mo. Tapos na-observe rin kung paano ka sa person, mas makikilala mo lalo yung sarili mo. Oo. Kapag binabalikan mo siya, ano yun? After the day? O gabi mo siya ginagawa? Bago ka matulog? Depende. Pero usually gabi talaga. Like, patapos na yung araw ko, tapos sinusulat ko kung anong nangyari. Araw. Naka-focus ka sa emotion. Parang, today, I'm happy. Yeah, emotion. Kasi, nakatulong siya sa akin kasi makakalimutin ako. Pares tayo. 5 minutes lang yung memory ko na nakakalimutan ko na. Hindi, pero nakatulong talaga siya kasi, for example, like, nung isang araw, you're feeling very happy, ganyan, or sad ka, super sad ka, may nangyari sa yung hindi maganda, ganyan, isusulat mo lang siya, tapos, parang, gagaan na yung pakiram. After mo ma-express yung sa loobin mo, no? Gumagaan yung pakiramdam mo. Ano yun? Kahit walang bumabalik sa'yo. Kasi minsan, di ba, ginagawa natin yan sa mga tao. Sa mga friends, sa family. Yeah, yun nga. Yun yung purpose ng pag-journal. Like, if wala ka masabihin ng mga tao. Eh, then, pero actually, parang, isulat mo lang. Feel mo lang na parang, ay, sinabi ko pala kayo ito, ganyan, yung ano, yung problems ko, at ano, I feel okay na, I feel better now, ganyan, i-ano mo lang. Gusto ko lang itanong, Vi, yung, kung anong difference nun, yung meron kang journal sa mismong pakikipag-usap sa tao. Kasi yung pag-journal, oo, private siya, di ba? Ikaw lang talaga nakakaalam, ganyan. Pero doon, yun yung difference din. Ano pa bang difference? Kapag sa ibang tao mo, ibang tao ka nag-express? You can trust your journal kasi hindi naman nagsasalita yung journal. The journal doesn't talk other people, di ba? Compared naman sa mga... lahat naman, ano eh, may pros and cons. Kasi, sa journal, sa'yo lang siya. Kumbaga, pwede mo mailabas yung emotions mo through journaling and then nobody will know about it if you try. Like, kumbaga, parang, if you're the strong kind of person, parang, journaling din. Kasi, hindi mo kailangan magsabi sa ibang tao. Pero, ang difference lang niya, kapag yung tao, yung sinasabihan sa mga feelings mo, sa mga nararamdaman mo sa ano yung nangyari sa buhay mo, ganyan. May babalik din yan. May babalik sa'yo na parang advice. May ibang option for you. Like, pagka ikaw naghahanap ka ng choices, tapos wala ka nang maisip, and then kapag may kinausap ng tao, may nilapitan ka, nahihingi ka ng advice, and then may sinabi siya sa'yo na parang, uy, oo nga, no, parang it applies din. Kung baga, parang may mga choices ka pa. Like, parang depende sa kailangan mo, no? Oo. Kanyang, kailangan mo mag-desisyon, tapos hindi mo ma-figure out kung ano talagang pipiliin mo. Para mas mabuting pumunta sa mga family or friends. Pero kung patungkol lang talaga sa sarili mo, mas maganda parang diary, no? Yeah, sometimes there are things na you have to figure out on your own talaga. Parang hindi mo na kailangan yung advice sa ibang tao, kumbaga. Kasi parang ikaw yun eh. At the end of the day, ayun, ganda niyan. Vibe. Ito may follow-up lang. Dahil sa sinabi mo, ano yung mga sa na-experience mo sa buhay, ano yung mga bagay na hindi mo na dapat sinishare sa mga tao? Kasi ang ganda eh. I mean,
Ito yung gusto ko, ito yung, guys, ito yung gusto ko kang Viber talaga. Sobrang mature, ang dami mong matututunan. Tsaka pagkausap ko siya. Baliw! Ano na yun? Ano yung mga... Ano yung mga bagay na hindi mo na dapat sinishare? Iba-iba eh. Iba-iba yung mga tao eh. Basta ako naman... Ikaw, sa opinion mo, yung parang na-experience mo sa buhay mo? Me personally... Ano kasi private person ako. So marami akong mga... Sobra. Kailangan sa ibang tao. Private person talaga. So, there are a lot of things I keep for myself na as much as possible, kung kaya ko naman siyang dalhin, kaya ko pa rin naman mag-go on sa araw ko. Hindi na sa akin. I'll keep it to myself. Pero, yung ano, yung kailangan mong i-share talaga kapag sobrang bigat na eh. Parang, you're drowning na sa own thoughts mo. Kasi, kapag marami ka nag-iisip, feeling mo, ano eh, feeling mo, nasa, you're down there na, eh, you need someone to back up a bit. You can stand up on your own. Kailangan mong mag-share pa rin sa tao. Ako, yung narating ko. And, kaya nga lang yung famous quote, diba? No man is an island. Kaya parang, kailangan mo pa rin ng may pasapatalan. Kailangan mo pa rin share yung bigat ng... Minsan kasi, no? Minsan kasi parang iniisip din natin na parang kaya natin to mag-isa. Hindi natin kailangan ng tulong. I can do it myself. Ganyan, may mga ganun tayo minsan na mindset. Pero, yung egoistic, yung pride natin yung nagsasalita. Parang, hey, kaya ko na to. Pero kasi, kadalasan guys, mas magandang na-produce yung mga magagandang bagay kapag meron kang kasama. Example niyan, paggagawa ng pelikula. 'Di ba? Paggagawa ng pelikula, hindi lang naman aktor 'yan. Kailangan may director ka, may production, teamwork talaga ganyan. Kung sa sports, basketball, 'di ba? Hindi mo naman si Kobe Bryant naman, hindi naman napapanalo yung mga games nang siya lang. Kailangan may mag-i-screen sa kanya, may mag-assist sa kanya. Ganun. So, eto V, ano pa ba? Aside sa, ano pa bang mga ginagawa mo, regular mga hobbies mo? Aside sa journal? Inalagaan ko yung aso ko. Hoy! Napakomment ako dun sa aso mo. Ano lahi ng aso mo, Alin? Golden Retriever. Sinend mo sa akin yung link kasi gusto ko din ng golden. Ang gusto ko golden. Gusto ko golden tsaka ano, tsaka American Bully. Gusto ko golden kasi sobrang loyal niya. Tsaka parang ang amo niya. Basta ang pagkakaalam ko sa golden, loyal talaga. Tapos yung tapos matalino. Tapos yung American Bully naman, ano gustuhan ko sa kanya? Gusto ko yung American Bully, yung pocket size, yung parang naka-flex. Yung parang may muscle na maliit lang. Oh, para ikaw. Nakakatakot. Yung parang nakakatakot siya. Kasi gusto ko yun kasi parang ano, ginajudge siya ng mga tao na nakakatakot, ang pangit. Tapos sabi ko, hindi yun. Hindi naman siya pangit. Kasi yung personality, ang bite-bite naman. So yun. Don't judge it from its cover. Oo, totoo yan. Kaya gusto ko siyang mahalin. Kasi karamihan talaga ng tao gusto nila yung mga cute na aso, ayaw nila sa matatapang, ganyan. Ikaw ba? Ayun nga, balik tayo sa aso mo. Ano ang lahi? Golden. Golden. Bakit ka nag-aso? Ito. Siyan. Bale, dati kasi, like siguro 3 years ago, may nagregalo sa akin ng aso, dalawa, puro shih tzu. Aso, may aso ka na before, hindi mo siya first time. Hindi. Basta, yung shih tzu first time mo? Siya first time ko, inawin ako talaga nag-aalaga.
ako yung nag-provide ng needs niya. Wow. Kasi di ba? Adulting ka dyan. Adulting? Oo. Adulting. Adulting.